Khalil TV. May isang bagay na mapanganib sa lalaki. Halos nagbabala. After looking at his piercing blue eyes, alam kong that moment na hindi siya mapagkakatiwalaan. May isang bagay sa kanya na nagbabala sa akin na maging maingat, maihahalin tulad ko siya sa isang taksil na mandaragit, handang punitin ang kanyang inusenteng biktima sa likod nito. Estranghero siya, pero parang kilala ko siya sa buong buhay ko. Sumisigaw ang isang bahagi sa akin na mag-iingat. Sa likod ng mga mukhang inusenteng iyon ay naroon ang isang lalaking may pinakamalalim na pinakamadilim na lihim na itinatago niya sa kahon ng Pandora, upang itago ang katotohanan magpakailanman, walang sinuman ang may access maliban sa kanyang sarili. Nakabawi muna ako, naglabas ng mask ng papel na blankong ekspresyon, at hinawakan ang baba ko pataas. Sumagi sa isip ko ang mga salita ni Papa, Gonzales ka na ngayon. Wala kang dapat ikatakot, laging isaisip na ang katanyagan, kapangyarihan, at pera ay nasa iyo na. Hindi ka ordinaryong babae, dapat kanilang katakutan at not the otherwise. Tama ang aking ama, naisip ko habang binibigyan ko si Mr. Vince Anderson ng pinakamatamis na ngiti na maaari kong makuha. Nice meeting you, sir, sagot ko, na bumalot sa akin ang labis na kasiyahan nang makita ang mukha niyang napalitan ng gulat, at hindi makapaniwala. Saglit na nawala ang katinuan niya, napahawak ang mga daliri niya sa upuan na nasa tabi niya bilang suporta. Kahit papaano pagkatapos kong marinig ang aking pagsasalita, ang kanyang pagkabigla ay triple na parang kinumpirma ng aking boses ang kanyang pinakamalaking takot. Tumagilid ang baba ko ng mapanghamon. Itinaas ko ang aking mga daliri para mahawakan ko ang aking mga kamay sa kanya para sa formalidad. Sa proseso, nalaman ko ang baso ng champagne na wala sa isip kong hawak. I took a step forward and tripped, my fault, hindi ako nag-iingat. Mabilis akong hinawakan ni Marcus ngunit huli na ang lahat, iniligtas niya ako sa pagkahulog ngunit hindi ginawa ni Mr. Vince Anderson ang mamahaling tuxedo. Siya ay sumigaw pagkatapos na mawala ng ulirat, siya ay galit na galit, mayroong isang nakamamatay na kislap sa kanyang asul na mga mata. To my surprise, I didn't feel a bit scared, not even fear. Sa halip, nakakaramdam ako ng isang nakakagulat na dami ng kasiyahan para sa paglamlam ng kanyang paboritong tuxedo na dapat ay nagkakahalaga sa kanya ng isang kapalaran. Ang alalahanin ko lang ay mali ang nakuha kong pagbuhos ng champagne, dapat sa mukha niya itinutok. Sa puntong ito, ang kanyang malakas na pagmumura ay umaakit ng labis na hindi gustong atensyon. Walang alin lang ang kakalat ang insidente na parang apoy bukas. Binuksan ko ang clutch bag ko, kinapa ko ang panyo ko, at nagmamadaling pinunasan ang mantsa sa tela. Please do forgive me, Mr. Vince Anderson. This is entirely my fault na natapilok ako sa sahig. Paumanhin kong bulong, habang nagmamadaling nakahanap ng paraan para matuyo ang basang damit. Ngunit sa halip na tumulong sa pagtanggal ng mantsa, ang champagne ay kumalat pa. Nagdilim ang ekspresyon niya, walang ibang salita ay nagmamadali siyang umalis sa eksena. I swear, I never felt so satisfied until I watched him walk out. Seryoso siyang naasar pero lalo lang tumaas ang mood ko. Pinatunayan ko lang kung gaano ako kagaling. Ang babaeng kasama niya, ay mabilis na sumunod kay Vince Anderson, ngunit bago niya ito ginawa, huminto siya para bigyan ako ng nakamamatay na tingin. Nagkibit balikat ako habang pinapanood siyang sumunod sa lalaki. That was a nice act, darling, si Marcus iyon. Nang iangat ko ang tingin ko sa kanya ay nanlaki ang mga mata niya sa paghanga. Kumikislap ito sa pagiging mapaglaro at saya. Mukha siyang supportive, sapat na ang kanyang perceptive para mapagtanto na hindi aksidente ang insidente. I don't like the man. Ang lahat ng aking pagtatangka na magpatawag ng kasinungalingan ay nabigo ng husto. Nagpa siya akong sabihin sa kanya ang totoo. Isang lalaki bilang sensitive dahil hindi ako binigyan ni Marcus ng pagkakataong magsabi ng kasinungalingan na mukhang kapanipaniwala sa isang lalaking kasing talino niya. Me too, walang filter ang sagot niya nang makabalik na kami sa aming mga upuan. Mukha siyang natuwa. Hindi siya nag-abala na itago ang boyish grin na kumakalat sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang tugon ay hindi inaasahan. Nakuha niya ngayon ang buong atensyon ko. Ilang saglit lang bago ko natunaw ang mga sinabi niya. You don't like him. Hininaan ko ang boses ko kaso may nakikinig sa malapit. No, itinaas niya ang baso ng champagne sa kanyang bibig. Bakit? Kakarating lang ni Vince Anderson dito sa Cordova kamakailan lang. Nabalitaan niyang dumalo siya sa isang business meeting. Unang tingin pa lang, alam kong hindi ko siya gusto at hinding-hindi ako darating sa puntong gusto ko siya. Isa siyang tusong lalaki. Ang birthday celebrant ay girlfriend niya. May nagsasabi na kasal siya sa ex-girlfriend ng brother niya, pero walang makapagpapatunay ng totoo. Tumango ako ng may simpatya. Ramdam ni Marcus ang negative vibe na naramdaman ko kay Vince.
At least hindi ako nag-iisa, may isang tao bukod sa akin na ayaw sa lalaki. Ramdam ni Marcos ang aking pagkadismaya. Wala na kaming ginawang talakayan tungkol kay Vince Anderson. Sa halip, nagsimulang talakayan ni Marcos ang mga kawili-wiling paksa tungkol sa negosyo at mga tao sa parehong larangan ng negosyo gaya niya. Bandang alas 9 na nang magdesisyon kaming umalis sa party. Sa kotse, patuloy niyang pinag-uusapan ang kanyang pamilya, ang kanyang mga libangan, at mga hilig at masinsinan akong nakikinig tulad ng kanyang old-time friend, basta-basta na nagsasalita ng aking mga opinyon kapag kinakailangan. Makalipas ang 30 minuto, huminto ang kanyang sasakyan sa harap ng Gonzales Mansion. Nakahinga ako nang maluwag nang buksan niya ang pinto at bumaba ng sasakyan. Alam ng Diyos na hindi nawala sa isip ko ang aking anak sa buong gabi. Muntik na akong tumakbo sa loob ng bahay papunta sa kwarto ko nang hindi nagpapaalam sa kanya, pero good manners naman ang nanalo sa huli. "Thank you for your time, Beatrix," sabi ni Marcos. Na-enjoy nga niya ang party, kitang-kita ang nakasulat sa buong mukha niya na nanatiling maaliwala sa excitement. "You don't need to thank me. You've been a good company." Sumagot ako, which was true. Nag-aalala lang ako sa anak ko na hindi ko na-enjoy ang party. Aside from that, dumating si Vince Anderson to ruin my mood entirely. Pinagmasdan ko siyang kumaway ng goodbye sa huling pagkakataon, bago sumakay sa loob ng sasakyan. Binuksan niya ang makina at nag-U-turn, bago dumiretso sa gate ang kanyang sasakyan at nawala sa dilim. Wala na siya pero nakatayo pa rin ako doon na naliligaw sa mga naiisip ko. Naalala ko ang aking daughter, ang gulat at takot ay bumalot sa aking sentido at tumakbo ako sa pintuan, na iwan itong nakabukas. Nagmamadali ako na dulas sa loob at nilagyan ng vault ang lock bago ako nag-tiptoed sa hagdanan. Ang mga katulong ay nagpahinga para sa gabi. The main lights are already turned off. Ang pilot lights ang naiwang bukas upang maging maliwanag ang entrance. Hinubad ko ang aking silver beaded na sapatos para mabawasan ang ingay, may sapatos na nakahawak sa magkabilang kamay, naglakad ako ng nakayapak. Sa kabila ng malamig, ceramic na sahig. Ang pag-akyat sa hagdan ay halos tumagal ako ng walang hanggan. Ito ay ang nakakatakot na katahimikan na sumalubong sa akin sa tuktok ng hagdan. Inaakala kong tulog si Papa sa ganitong oras. Hindi siya pinayagang matulog ng late at sinusunod niya ang utos ng kanyang doktor. Malamang tulog na rin si Lola. Higit sa lahat ay siya ang dapat na alaga ang mabuti ang kanyang kalusugan. Habang naglalakad ako papunta sa kwarto ko, nangako ako sa sarili ko na wala ng party. Kahit may maglagay ng shotgun sa ulo ko, hindi na ako pupunta sa ibang party. Well, kung darating si Faith ay hahayaan ko ang aking sarili na kaladkarin sa isang party kung saan maipapakita ko ang aking magandang anak sa lahat. Nakarating ako sa kwarto ko at tahimik na binuksan ito. Madilim ang ilaw, ngunit sapat na ang pagkislap ng liwanag mula sa lampshade para maipaliwanag ang lalaking nakahiga sa kama habang ang braso ay nakayakap kay Faith. Hindi ako handa para sa tanawin. Kailangan kong kumurap ng ilang beses para matunaw ang eksena. Sinubukan ko pang kurutin ang sarili ko para siguraduhin hindi ako nananaginip. I found myself lost for words. Nangingilid na ngayon ang mga luha sa mata ko, anytime soon ay babagsak na ang mga mata ko. May nakalagay na phone sa taas ng night table, sigurado akong hindi akin iyon. Pero hindi yung phone ang nakakuha ng atensyon ko kundi yung kanta na tumutugtog. Sa buong buhay ang pakikinig sa paborito kong kanta na There You'll Be, na tumutugtog sa background ay nagbigay sa akin ng ibang klase ng pakiramdam. Ang pagdinig na ito ay naglalaro ay isang bagay, ngunit ang panunood sa aming hardenero habang ang kanyang mga braso ay nakayakap sa aking daughter ay isa pa. Sa kauna-unahang pagkakataon habang pinagmamasdan ang dalawa na magkasama, may naisip akong parang kidlat ang nakagugulat na realisasyon. Napatigil ako saglit, bakit kamukhang kamukha ni Faith Viena ang aming gwapong hardenero? Gumalaw siya sa ibabaw ng kama. Nanlaki ang kanyang mga mata, at napadpad sa lugar kung saan naramdaman niyang may nanghihimasok sa kanyang matamis na pagkakatulog. Agad na dumapo ang kanyang tingin sa akin, kaya napabuntong hininga ako. I have to wrap my trembling fingers around the doorknob to support my knees na biglang natunaw sa jello. For a frozen moment, nakatayo lang ako doon na hindi kumikislap na nabighani sa kanyang nakakaakit na asul na mga mata na tila tumatagos sa aking kaluluwa. Napakaganda niya sa kama na parabang kasama siya doon. Ang manipis na tela ng kanyang shirt ay dumikit sa matitigas na tabas ng kanyang dibdib na walang naiwan sa imahinasyon. Ang kanyang mayamang gulo-gulong buhok ay bumagsak sa kanyang mga mata, na nakakaakit na parang malambot na tinunaw na hanilaban sa liwanag mula sa lampshade sa kanyang kanan. Nakasuot siya ng fitted cargo shorts, yumakap ang masikip na kasuutan sa kanyang malalakas na hita, at nang gumalaw palalo ang aking tingin ay makasalanang huminto ito sa kanyang crotch, siya ay talagang pinagpala. Uminit ang pisngi ko, mabuti na lamang at naitago ng mga anino ang pamumula. Bumaba ang mata ko sa muscle niyang hita.
Siya ang may pinaka-sexing legs na nakita ko, sexy in a masculine way. Halos matanggal ang buong katinoan nang makita ko siya sa kama, halos tumakbo ako sa gilid niya, at ipinulupot ang mga braso ko sa balikat niya para maranasan ang kilig na durog sa kanyang perpektong chiseled body. Ang mga mata ng asul na karagatan ay sumilip sa ilalim ng mga pambihirang pilik mata, ang hitsura ay walang kahulugan para sa kanya, ngunit ginawa nito ang aking lalamunan sa isang tigang na disyerto at pinainit ang aking katawan sa lagnat. Isang tingin lang sa kanya ay nawala na ako ng kontrol. Siya ang unang lalaking nagkaroon ng matinding epekto sa aking sentido. Sa kaunting pagsisikap, nagawa niya akong mabaliw na parang isang babae na diretso mula sa schoolroom. Huminga ulit ako ng malalim nang maingat niyang inalis ang mga braso niya palayo kay Faith Vienna, at bumangon sa kama na iniwang gusot ang kumot sa likod ng kanyang bigat. Sumikip ang maluwang na kwarto habang dahan-dahan siyang pumunta sa direksyon ko. Ang kanyang matamis na nakakaakit na pabango ay dumaloy sa aking ilong. Nalanghap ko ang pamilyar niyang pabango, habang pinagmamasdan ko siyang huminto ng ilang pulgada na lang ang layo niya sa akin. Ang dreamy look sa kanyang mga mata ay seductively sexy, gusto kong kumuha ng camera at makuha ang exhilarating expression. Ang lampshade malapit sa kama ay naglagay ng gininto ang mga anino sa kanyang profile, para siyang magandang painting na umusbong mula sa canvas ng isang artista. Ang tagal mo umuwi, madam, sabi niya sa isang namamaos na sensual na bulong na nagpapadala ng maliliit na paro-paro na gumagapang sa loob ng aking tiyan. Napaawang ang mga labi ko para sumagot, pero laking gulat ko, walang salitang kumawala sa mga labi ko sa isang tunog na parang sinakal na manok. Ang mahinang iyak na nagmumula sa kama ang nagligtas sa akin mula sa kahihiyan. Tumakbo ako papunta sa kama, pero bago ko pamahawakan si Faith Vienna sa braso, ginawa na niya ang trabaho. Maingat niyang binuhat ang munting anghel mula sa kama, wala pang isang minuto, tumigil na ito sa pag-iyak nang maingat niyang itinayo siya sa kanyang mga bisig. Nakatayo ako doon na hindi kumukurap, natulala sa eksena. Ang pagmamasid sa kanya na hawakan si Faith Vienna sa kanyang mga bisig ay nagpapahina sa aking puso sa lambing. That moment I wish na sana siya na lang ang ama ni Faith Vienna. May kung anong bagay sa kanya, na naglalapit sa akin, ang paraan ng isang gamugamo ay inilabas sa apoy. Ang apoy ay naglalagablab sa panganib dahil masusunog nito ang maselan na mga pakpak ng gamugamo, ngunit ang tukso sa hinaharap ay napakahirap labanan. Mas gusto kong masunog kaysa hindi ko maramdaman ang init. Naputol ang pag-iisip ko ng mahinang kaluskos ng kanyang tsinela sa marmol na sahig. Lumipat siya sa kama. Mas lalo akong nabighani habang dahan-dahan niyang inilagay ang maliit na katawan ni Faith Vienna sa ibabaw ng crib at hinila ito palapit sa kama. Kumpiyansa siyang gumalaw na parabang alam na alam niya ang ginagawa niya, na parabang 100 beses na niya itong ginawa. Nalaman kong tapos na siya sa trabaho nang lumingon siya sa direksyon ko at humakbang palapit ng palapit. Bumilis ang paghinga ko sa paghihintay habang pinagmamasdan siyang tumatawid sa pagitan namin, nang hindi inaalis ang tingin sa mga mata ko. Bumilis ang pintig ng puso ko. Natuyo ang lalamunan ko. Nung inches na lang ang pagitan namin, huminto siya sa paglalakad. Good night, madam, sabi niya sa mahinang bulong. Bago pa ako makapag-react ay wala na siya. Marahan na isinara ang pinto sa likod ko. Madam, pinaramdam niya lang sa akin na matandang dalaga na naman ako. Hindi naman ako ganoon katanda. Sa wakas ay bumigay na ang mga tuhod ko, at napahiga ako sa kama sa mismong eksaktong lugar na huli niyang inookupahan, mainit pa rin ito. At ang kanyang natural na musky scent ay nananatili sa hangin na parang nandoon pa rin siya. Nagulat ako nang mapansin kong hawak ko pa rin ang aking silver beaded stiletto sa aking mga kamay, mahina itong bumagsak sa sahig. Ibinaba ko ang ulo ko sa crib para panuunin ang pagtaas baba ng dibdib ng aking anak. Ayos naman si Faith Vienna. Inalagaan ng mabuti ng aming gwapong hardenero ang aking anak. Seryoso akong nag-aalala kanina sa pag-iisip na si Faith ay nahulog sa isa sa kanyang marahas na pag-aalboroto, nang siya ay nahulog sa isa. Walang makapag-aalinlangan sa kanyang nakakaiyak na mga kasukasuan, kahit ang kanyang ama ay hindi kaya. Wala nang pag-asa ang walong kapatid ko gaya ng papa ko, dahil hindi pa sila nakahawak ng bata noon. Nakahinga ako ng maluwag, may nabunot lang na tinik sa dibdib ko. Ngayon na nakita ko kung gaano kapayapa ang hitsura ng aking anghel sa kanyang pagtulog, ay nagawa kong iunat ang aking mga labi sa isang tunay na ngiti. Hindi pa ako nakakapagpasalamat sa kanya, kung ano man ang pangalan niya. Makalipas ang 5 minuto, nagpalit na ako ng silk nightgown. Ang makeup sa aking mukha ay walang kamali-mali na nilinis ng mga wipes. Nakahiga ako ngayon sa aking kama, nakahiga sa ilalim ng mga cover na naghihintay na bumukas ang portal ng Dreamland. Nanatiling nakapako ang aking mga mata sa kisame, ngunit hindi ang walang kamali-mali na puting kisame ang tinitingnan ko. Kundi ang lalaking may katangi-tanging asul na mga mata at buhok na may shade ng warm honey na naglalaro sa aking isipan. Gusto kong malaman ang pangalan niya. Naalala kong gumulong ako sa sarili ko bago pumasok sa panaginip. Kahit anong mangyari, tumakbo ka lang. Huwag na huwag kang lumingon sa likod.
Mabagsik at mabangis ang sinabi niya, hindi ito pagmamakaawa kundi isang utos. Tumingala ako sa kanya, hindi na malabo ang mukha ng lalaking nakaluhod sa tabi ko. Nagulat ako na parang isang matulis na kidlat nang ang isang pares ng haunted glow na mata ay humawak sa aking tingin na bilanggo. Matinding sakit ang tumusok sa dibdib ko, nang mapagtanto ang marahang pag-agos ng mga luha sa kinas ng kanyang mga pisngi, ang liwanag ng buwan na kumikinang sa kanyang mga mata na puno ng luha. Ang kanyang mga daliri ay nakagapos ng isang lubid, kaya't pinipigilan ang kanyang paggalaw. Ngunit sa kabila ng pagharang, nagawa niya hulihin ang aking mga kamay na nakagapos sa aking harapan. Kinapa niya ang lubid sa aking mga pulso at nagpumiglas tanggalin ang lubid gamit ang isang piraso ng basag na glass na nakuha niya sa ground. Siya ay walang tiyagang nagpupumiglas na isuklay ang tipak sa lubid, bumubulong ng hindi matalinong mga sumpa sa ilalim ng kanyang hininga, hindi napapansin na dumudugo na ngayon ang kanyang mga daliri sa pagod. Tinapunan ko siya ng isang nakakaawang tingin, kung pwede ko lang siyang tulungan, pero halos hindi ako makagalaw. Masyadong matigas ang pagkakatali ng lubid, hinuhukay nito ang aking laman. Please, hinding-hindi kita iiwan, hindi sa ganito, mahinang bulong ko. Bumuhos ang mga luha sa aking mga mata, nangingilid pababa sa pisngi ko hanggang sa matikman ko ang alat sa aking nakabukang labi. No, makinig ka sa akin. Putol niya, ang tono niya ay nababalot ng pagkainip, kailangan niyang ihinto ang pagputol ng glass sa lubid para mas makapagpaliwanag siya. Kailangan mong tumakas. Pareho tayong mapapatay kapag hindi mo ginawa, kailangan kitang iligtas. Mabangis niyang bulong, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sobrang inis. No, please don't make me do this please. Ang sakit ng dibdib ko. Maging ang aking mga balikat ay hindi mapigil. I will never leave you alone. Mula sa di kalayuan ang tunog ng isang mahaba, malakas, malungkot na sigaw na binibigkas ng isang hayop, isang aso, o marahil ng isang wolf, hindi ko lubos na sigurado kung alin tunog nagbabala, ito ay nagpadala ng malalim na panginginig sa aking naninigas na gulugod. Napalunok ako ng mariin habang nagpupumilit siyang palayay ng aking pulso, isang nakakapagod na gawain na sa tingin namin ay imposibleng gawin sa loob ng maikling panahon. Ang lubid na nakatali sa aking mga daliri ay masakit na bumaon sa aking laman, dahilan upang ang aking mga daliri ay namamanhid at nanlamig. Promise me hindi ka nalilingon, okay? Tumakbo ka lang, please, humanap ka ng tulong. Promise, I will be fine. Ang kanyang asul na karagatan ng mga mata ay mas kumikinang, halos nagmamakaawa. Paano kaya? Sabi ko hindi, walang alinlangang napuno ng takot ang aking mga mata. Kumalat ang pangamba sa buong katawan ko hanggang sa gumapang ito sa aking mga buto. Malalim ang paghinga ko at hirap na hirap. Ang pag-iisip na tumakas mag-isa at iwan siya sa likod ay natakot sa akin. Please, Gabriel. No, no, Monica. Takbo, huwag ka nang lumingon. Panaginip, panaginip lang, ang parehong paulit-ulit na bangungot. Nagising ako na basang-basa ang mga mata sa luha, butil-butil na pawis na tumutulo sa aking mga templo, malakas na kabog ng dibdib, at ang tibok ng puso ay patuloy pa rin sa pagmartilyo dahil sa gulat. Dati, malabo ang panaginip. Malabo, ngunit ngayon ay malinaw na malinaw at napaka-detalye. Ang lalaking nakita ko sa aking panaginip ay ang aming hardenero, ang kanyang asul na karagatan ng mga mata ay mahirap kalimutan lalo na kapag ito ay puno ng luha. Siya ang taong nagsakripisyo ng sarili para makatakas ako at bilang kapalit, siya ay binugbog at pinagsasaksak hanggang sa mamatay. Totoo, ito ay isang panaginip, ngunit ang aking pagkakasala ay hindi mapigilan, ito ay mabigat sa aking dibdib kaya nahihirapan akong huminga. Inalis ko ang aking sarili mula sa butil at sumandal sa headboard, ipinulupot ko ang aking mga braso sa aking mga binti at pinagpahinga ang aking baba sa tuhod ko. Hindi ako sigurado kung panaginip lang ba iyon o totoong pangyayari sa nakaraan ko. Wala akong mahanap na sagot. Paano ko mahahanap ang katotohanan kapag ang pinakamahalagang bahagi ko ay matagal nang nakalimutan, ang aking pangalan? Ako ba si Monica? Kung oo, sino si Gabriel? At dito na po, nagtatapos ang part 26 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.